Hello po sa inyong lahat! Narito na naman po tayo para sa isang panibagong video. Ngayong araw, magluluto po tayo ng paksiw na pata na pasok para sa mga nagki-keto diet. Narito po yung mga ingredients. Yung pampatamis na equal gold, sibuyas, bawang, daon ng laurel, pamintang buo, coconut aminos, at ang ating palm oil. Ang una po natin gagawin ay papakuluan natin ang ating pata ng mga 30 to 40 minutes para ito ay lumambot. Sa pagpapakulo ng pata, pwede na tayong maglagay ng mga pampalasa gaya ng asin, daon ng laurel, bawang, at pamintang buo para mas malasa ang ating paksiw na pata. Malambot na ang ating pata, pwede na natin itong hanguin at iset aside para tayo ay makapag-gisa na. Ngayon, papainitin na naman natin ang ating lutuan at saka tayo maglalagay ng ating palm oil. Pag mainit na ang mantika, pwede na natin ilagay ang ating bawang. Haluin lang natin ito ng mga ilang segundo hanggang ito ay bumango at maging toasted. Pagkatapos nyan, ilalagay na rin natin ang ating sibuyas. Haluhaluin lang ito ng haluhaluin. At pag bumango na yung sibuyas, pwede na natin ilagay ang ating pinakuluang pata. Haluin natin ito at igisa na mga ilang minuto. Nagisa na natin ang pata, pwede na natin lagyan ng tubig. Maya-maya pa, takpan na natin ang ating lutuan at hintayin kumulo ang tubig. Pag kumulo na, pwede na tayong magdagdag ng mga pampalasa. Maglalagay na rin tayo ng coconut aminos. Ito ay isang pampalasa na kapalit ng soy sauce para sa mga nagki-keto diet. Ito ay isang healthy version ng soy sauce. Isimmer lang natin ulit at saka takpan. Maya-maya pa, magdadagdag na rin tayo ng apple cider vinegar. Ng mga ilang minuto. Ang huli nating ilalagay ay ang ating pampatamis na equal gold. Ito ay ang alternative ng sugar para sa mga nagki-keto diet. Safe na safe ito para sa mga nagki-keto diet. Haluhaluin lang natin ito ng mga ilang segundo at tapos na. Luto na ang ating paksiw na pata! Ito na
po ang ating